Welcome back! May bago na naman tayong project ang magpalit ng rear shock ng Honda Click Game Changer. Anong laman ng box? Siyempre, andyan ang plastic niya, ang washer at ang pang-adjust, at ang kanyang user manual at sticker. Ito ang model niya. Kayo nang bahalang tumingin. Ayan ang ating Honda Click Game Changer na naka 295mm na RCB semi-lowered dyan. Bakit nga ba ako magpapalit? Dahil yan, kung mapapansin nyo, may mga tagas-tagas na siya. Sira na ang oil seal niya sa loob. Kailangan na talaga siyang palitan. At nakasagad na rin kasi ang pinaka-adjust niya sa pinaka-matigas. Pero malambot-lambot na siya ng konti. Pwede pa naman siya pero ayoko na siyang gamitin. At kung mapapansin nyo rin, maraming beses siyang tumatalbog. Ibig sabihin, malambot na ang spring niya. Boing! Yan, ganun siya mga kapogi. Isa yun sa mga palatandaan na dapat na siyang palitan. Okay pa naman ang engine support bushing ko. Hindi pa naman siya ganun kalakas umuga. Pero dito sa may shock ko, ayan, kung mapapansin nyo, talagang mauga na siya. Kailangan na talaga siyang palitan. Pakita mo ng malayuan. Ayan, hindi ganun kalakas pero may alog na siya. Simulan na natin luwagan gamit yung Allen wrench ko. Kasi Allen na ang ginamit ko sa kanyang bolt. Nanggalin na rin natin ng kanyang upuan. May 3 bolt dyan na number 10. Isa dito, isa doon, at isa dito. Isunod rin natin ng kanyang handlebar. May 3 bolt din ako dyan. Para mas madali natin matanggal ang tangke at maiangas. Sunod natin tanggalin ang upuan at itabi muna sa tabi. At yun na nga, tanggal na. May 5 bolt ang tangke na yan, number 10. Tatanggalin din natin yan para maiangat natin siya. Yun na nga, tanggal na siya. Tanggal na rin ng hose. At punasan natin ang kanyang ilalim dahil di na natin yan mapupunasan pang ulit. Dahil taon na naman ang bibilangin bago tayo ulit makapagpalit ng rear shock natin. Tanggalin na natin yung lock niyang bolt dito na hindi ko alam kung anong tawag dyan para mahugot na natin yung shock sa ilalim. Tago lang natin yung washer at bolt na yan, magagamit pa. Simulan na natin baklasin ang lock dito, ang bolt. Ayan, baklas na siya. Alug-alugin lang natin. Silipin natin sa kabila. Ayan, ialug-alug natin hanggang sa mahugot siya. Ayan, dahan-dahanin, pilitin. Op, dahil sira na naman yan, sirain mo na lang din. Nahugot na. Ito na ang rear shock natin na tinanggal, RCB 295mm. Sira na yung pinaka rubber niya na bushing. Ipapalit ko rin naman sa kanya is RCB rin pero 305mm naman siya. Sa mga nagtatanong, 330mm ang stock ng click natin. Ito na yung rear shock natin na papalit. May bushing pa siyang bakal pero tatanggalin ko rin yan. Ayan, durog na siya. Halos parehas lang naman sila ng taba rito sa taas. Salpak na natin, punasan muna natin siya. At ayan, naisalpak ko na nga, hindi ko na video kasi wala akong tagahawak ng camera. Nilagay ko na yung washer niya at lalagay ko pa ulit siya ng isa pang washer at yung pinaka bolt niya. Ilalak na natin yan pero hindi ko muna siya sisikipan kasi mas sisikipan ko muna dun sa ilalim bago ko sikipan dito sa taas. Higpitan na rin natin dito sa baba, ilock na natin siya, higpitan na natin ng todo para di kumalas, at higpitan mo na ng todo dito sa taas pag nahigpitan mo na sa baba. Pagkatapos mong higpitan, ibalik mo na yung tangke, may 5 volt yan dyan, pagkatapos ibalik mo na rin yung pinaka handlebar, balik mo na rin yung upuan, at pagkatapos likpitin lahat ng kalat at mga gamit na ginamit. Ayan, medyo mabilis-bilis dapat dyan kasi uulan na, tinulungan na ako ni Papa kasi aabutan na raw ako ng ulan pero wala naman. Ito na ang ating bagong rear shock na RCB 305mm. Wala na siyang alog. Wala na rin siyang gaanong bounce. Isa pa. Yun, wala na. Diba? Umupo, pakiramdaman ng upuan. Sayaw-sayaw. Magmuni-muni. Nakalapat pa rin ang aking paa. At ayan na siya. Kapag kailangan nyo ng RCB na shock, mag-PM lang kayo dyan sa Daily Hasley Motorcycle Parts and Accessories. Thank you! Dumi ng kamay, oh!